What's up, Pandacorn gang? So, andito naman tayo sa ating YouTube channel. Huwag niyo kakalimutan na i-subscribe ang aming Pandacorn channel sa YouTube. I-like ang aming page sa Facebook, ang aming TikTok, Instagram, at puntahan niyo na ang aming Shopee. Mag-add to cart na kayo! So, may kasama na naman tayo ngayon. Ito si Tuti, ang aming Campbell Black Hamster. Sobrang liit niya pa, guys. Baby pa. So, may share kami ngayon na tips para sa inyo, para sa mga gustong mag-alaga ng hamster at hindi alam ang gagawin. Para ito sa mga beginner na gustong mag-alaga. So, yung ipapakita ko ngayon sa inyo ay iba't ibang uri ng hamster para may idea kayo or may knowledge kayo about sa bibilhin yung hamster. Kung ito ba'y nangangagat or mabait or kung ma-handle nyo yung hamster na bibilhin nyo. So, itong nakikita nyo ngayon sa harapan na nasa cart natin, si Tuti, isa siyang Campbell Dwarf Hamster. Ibig sabihin, dwarf lang siya, maliit lang siya, hindi siya katulad nung mga dagang nakikita nyo na malalaki, maliliit lang talaga siya. Yan. Yung iba hanggang 5 inch, yung iba may tinatawag pang ubis kasi gano'n daw, mataba. Maliit lang po talaga siya kasi nga. Dwarf siya. Ang liliit ng ano niya, hita niya, ng kamay niya, maliliit po talaga siya. Then, meron pa tayong ibang uri ng hamster. So, ito guys, papakita ko sa inyo. Dito kasi tayo ngayon sa aming breeding room. Kabebe. Papakita ko. Ito naman yung ayan, buntis na kasi wow. Ito guys. So, pero papakita ko. Ito naman yung ano, golden hamster or Syrian hamster. Siguro nagtataka kayo yung kung ano ba yung golden hamster, ano ba yung Syrian hamster, ano ba yung Siberian hamster. So yung Syrian hamster at golden hamster ay iisa lang. Ibig sabihin ng golden hamster, sila yung mga Pino yung ano, G or GH ha, GHers. Madalas na binibigkas. Sila yung Pino yung hair nila. Yan guys. Buntis na kasi ito. Ibabalik ko na talaga. Yan, buntis na siya. Oh, baby namin. Yan, sila kasi. Sila naman, malalaki sila. Hindi katulad ng dwarf na ganito kaliliit. Kahit lumaki sila, sobrang liit lang yun. Mga 5 inch lang yung laki niyan. Tapos yung golden hamster or GH. Syrian. Yun yung mga, yung pinakita ko sa inyo. Yun yung mga malalaking hamster, lumalaki sila kahit ganyan kalaki-laki ng palad nyo, lumalaki sila. Meron pang isa na kung tawagin teddy bear hamster. Yung teddy bear hamster naman, madalas ito gustong gusto ng mga karamihan kasi nga, mahaba yung hair nila. Yan. Ito yung teddy bear hamster. Sobrang sobrang fluffy niya. Sobrang haba ng hair niya. Yan o. Sobrang haba ng hair niya. So, kaya ang gustong-gusto nila to. Kapag bibili kayo naman ito, sasabihin nyo lang, TBH or teddy bear hamster. Ang teddy bear hamster, pag maliit, mailap pa kasi nga naninibago. Bagong labas pa lang sa mami nila. Ganun. Pero kapag once na lumaki na ang teddy bear hamster, super bait na nito guys. Kulit na niya. Yan o. Pero kami naman, sanay na kami hawakan siya kasi sami na siya. Lumaki. Ayan siya. Sobrang floppy niya. Yan o. Oo, nagbibiglas. Pakainin natin siya ng watermelon. Okay. Na watermelon. Ito naman, sobrang bait na to, guys. Pakita natin paano ikaw kumain. Ayaw mo? O, oh, ito na sa inyo ng bebe. Sa'yo na. O. Oh. Ayaw mo? Kain ka na dyan. Ayaw niya talaga kumain. Ayan siya. Teddy bear hamster. Meron bang tinatawag na sa inyo na yan. Winter white hamster. Ito na lang. Wala kasi kami dito winter white hamster. Lalabas na lang namin dyan sa screen kung ano yung winter white hamster. Then yung meron din kaming meron din tayong roborobski. Yun. Yung roborobski naman sobrang bait nun guys. So nandito ang aking roborobski.
nakaka-separate kasi sila ng mga lagayan. Kasi, yung iba't ibang uri ng hamster, guys, hindi pwedeng pagsamasamahin. Tulad nito, iba-iba yung lagayan niya. Saan ka na ba? Ito na sa baba. Kapag Syrian lang. Kapag teddy bear lang. Kapag naman camp bear. Uy, nalaglag. Oh no. Oh, nalaglag. Oh, naman. Buti na lang yung nalaglag, mga daga. Mga ano din kasi kami dito, may mga mice na maliliit. Yung parang akala nyo dagang kanal. Sila naman mga dagang costa. Ito guys, yung robo namin. Ano magpahuli ah. Kami may singit lang. Papakita natin ikaw. Huh? Ito siya guys, yung robo namin. Yan. Tawag dito ang Roborobski. Alam nyo ba na sobrang bilis na ito tumakbo ka, lalo na pag gabi, gamit na gamit nila yung mga wheel nila. Grabe yung pag-wheel na ito. 1.5 miles per hour siya. Yung tumatakbo to. Grabe to, mabilis tumakbo. Kaya kapag hawakan nyo, kailangan hawk na hawk. Pero ito naman guys, so super mahal ng value niya. Kasi ibang maliit siya, pero sobrang tumatalo, no? Sobrang liit niya. Kahawig niya yung campbell dwarf, tsaka yung winter white na hamster. So, ayan. Meron pa tayong isa, Chinese hamster. Wala na naman tayo. So, papakita ko na lang ulit sa iyo yung Chinese hamster. So, kung bibili kayo, ang recommend ko sa inyo is teddy bear hamster, Roborobski, o kaya campbell dwarf. Pero, syempre, kapag bibili kayo at first time niya lang, mas okay na yung malalaking teddy bear hamster or golden hamster. Balik natin si... Tugtog tayo guys. So yun, bago nga pala kayo bumili huli na hamster nyo, kung bago ka lang kayo, kailangan bibili kayo ng pinakamalaking lagayan nila or tinatawag na bean cage. Yung bean cage naman, yung bibili nyo is yung afford nyo, pero dapat sobrang laki na para hindi kayo guys mahirapan sa pag-alaga ng hamster. Kasi ang recommended talaga na lagayan ng hamster is dapat mas malaki pa dito. Oh guys, mas malaki pa dito. Pwede rin naman to, kaso lang. Dito kasi, eto, pang isahan daw ang mga breeding process. Ito yung gamit namin. So, ang most recommended namin, yung malaki ng lagayan. Tulad ng sa mga storage box, pwede kayong gumawa ng DIY, pwede rin yung mga aquarium, pwede rin kayong magpasadya ng malalaking gano'n. So, may mga hindi naman maka-afford yung gano'n, pwede rin naman yung ganito. Pero, isa lang ang recommended ko na ilagay ng hamster dito. Kasi, ang hamster ko is solitary. Ibig sabihin, is territorial sila. Hindi nila kailangan ng kasama. Forever alone sila. Masaya na sila sa pagiging mag-isa. So, ngayong February, ang hamster ko hindi nila kailangan ng jowa. So, guys, kung kailangan yung jowa, kayo na lang. Pero yung hamster, kahit. So, guys, kahit mag-iisa lang yung hamster, kayang-kaya nila mag-isa, masaya pa sila kahit marami silang pagkain. Gustong-gusto nila mag-isa. Tama lang, kumakain na siya, mag-isa pa lang yan. So, kapag bibili kayo ng lagayan, syempre, samahan nyo na rin ng mga water bottle, yung mga kailangan, nila. Mini na ba ito? Nasa tabing kalsada kasi ang store namin. Guys, punta kayo dito ah. Yan, pag bibili kayo ng mga lagayan, syempre, may mga accessories din sila, may mga water bottle, lagayan ng yung mga cup na lagayan ng pagkain, bibili rin kayo ng mga pagkain nila, food mix. So yung mga bagay na yun, pag-uusapan na naman natin yan sa susunod na episode na itong Pandacorn channel natin. So unti-untiin natin para alam nyo kung ano yung dapat gawin kapag mag-start pa lang tayo na sa
pag-hamster or sa pag-aalaga. Hindi po namin, guys, nire-recommend na start pa lang kayo, magbe-breed na kayo ng hamster. Naku po, wag na wag na pong gagawin yun. Kasi po, kawawa lang po yung mga hamster po na ibibreed po natin. Kasi mamaya, hindi pa pala sila stable, hindi pa pala sila healthy. O kaya, magkapatid pala sila. Ay, nabilhan pala namin sa parehas. Magkapatid pala sila. Hindi pa natin sure kung... Kasi may mga chances na magkaroon ng negative na effect dun sa isang hamster. Magiging hindi normal yung anak nila. Kaya dapat, kapag bibili tayo, research muna. Andyan po si gulo-gulo, si Gugi. Kaya dapat, alamin nyo muna lahat ng mga process kung anong dapat gawin bago bumili ng isang hamster. So, bakit nga ba hamster yung pinili namin? Siyempre, unang-una, wala silang vaccine. Wala silang vaccine. Hindi nila kailangan ng turok-turok. Hindi katulad ng sa aso, pusa. Kailangan pa ng weekly, may turok. Tapos, may mga deworm-deworm. Sa hamster, wala na pong ganun. Kailangan na lang nila pagkain. Yung mapuprovide nyo na lagayan, pagkain. Low-cost budget lang po ang hamster. Pero, siyempre, kailangan din nila ng magpapasaya sa kanila. Yung mga accessories nila, mga food nila. So, isa pa doon kung bakit pwede nating iwanan yung hamster ng umaga kasi ang tulog ng hamster is umaga. Ang pagpapakain lang po sa kanila is 6 PM ng gabi hanggang 6 AM ng umaga. Kasi, yung oras na yon is gising na gising ang hamster. Pero pagdating ng 7 AM ng umaga onwards, tulog po ang hamster. Kaya huwag niyo pong gigisingin ang hamster kapag ganun. So, sobrang tuba niyo, ginising niyo yung hamster, nabulabag, kinagat kayo. Ayun, sobrang active niyo at willingness niyo gisingin yung hamster dahil kitnakit kayo. Ayun po, ay hindi po pwede. Kasi po, ang hamster is nocturnal. Ibig sabihin, sa gabi lang po sila gising. Kung maririnig nyo, paggabi guys, may nagwiwil. Ang ingay-ingay, may nagwiwil tuwing gabi. Gumaganyan-ganyan pa. Sila yun guys, huwag kayo magtaka. Sino ba? Hamster kayo, nagwiwil na ngayon ng gabi. Napakakulit nyo na hamster. Konsensya na po sa mga motor. Dami pong motor sa labas. So, isa pa po doon, ang hamster po is stress reliever. Yes, stress reliever sa mga gusto lang makita yung mga lagayan nila. Stress reliever. Kaya pag isa lang naman hamster mo, madali lang naman po silang alagaan. Kasi nga, ang pag-release lang naman po sa kanila, hindi rin naman sila pinapaliguan dahil sandat yung gamit nila. Tapos, yung poop naman ito, napupunta lang po sa mga beddings nila, soft bedding, sa puso. Then, kapag mag-aalaga ka ng mga hamster, hahawakan nyo lang sila ng ganyan. Yung iba kasi, yung mga nabibili nyo po, minsan, hindi po sila tame. Ibig sabihin, hindi pa po sanay si Hammy sa inyo. Ang kailangan nyo po gawin, ituturo po namin yun kung paano i-tame yung hamster sa susunod na mga episode. Kaya huwag niyong kalimutan na i-follow at i-subscribe ang aming YouTube channel dito sa Pandacorn. Pati yung Facebook namin, huwag niyong kalimutan po yun na. Yan, cute-cute niya talaga. May mask siya. Favorite ko po yung mga motleg na dwarf na hamster. Kasi mukha silang panda. Tapos, bakit kailangan ng hamster? Kasi nga, super cute tsaka adorable nilang tignan. Yan o, takbo ng takbo. Tapos, squeeze ng squeeze. Nag-aaway-aaway sila. Pero, dapat guys, isa-isa lang sila sa mga lagayan. Pero ito mga CDH, dwarf hamster, pwede po sila may kasama. Yung mga malalaki po, mga Syrian, golden hamster, yung tinatawag nyo yung Siberian, yun po kailangan isa-isa po sila ng lagayan. Kasi once na magkasama, may tendency na mag-away sila at magpatayan. Iniiwasan lang po natin yan guys. So, kapag ganun, kailangan hiwa-hiwalay. Marami po tayong lagayan. O kaya nakaseparate sila. May mga partitions sa kanilang cage para hati-hati sila.
So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo bago kayo bumili or mag-adopt ng isang hamis. So, bye-bye. Huwag niyo kalimutan na isubscribe ang aming channel, ang Facebook, TikTok. Puntahan ang aming Shopee para mag-add to cart. Babush!